Welcome back sa ating basic saltwater setup brought to you by the Glass Reef, of course. So ayan, dumating na finally yung time na pwede na tayong mag-introduce ng fish. Ang ammonia natin is zero, nitrite natin zero, nitrate natin zero. So pwede na tayong maglagay ng mga una nating livestock. So ngayon, we're going to teach you how to properly acclimate yung mga ilalagay nyong inhabitants, especially isda, bago nyo i-transfer. You know, kasi importante i-acclimate para hindi sila ma-shock, lalo na yung temp, saka pH. So ang ginagawa natin, unang step natin, very easy lang, is to temp acclimate the fish. Ano ibig sabihin? Sa plastic, no, yung pinagbilan nyo, ilagay nyo lang muna sa tank na naka-plastic siya para makuha niya yung temperature nung tank niyo sa bahay. So yun yung purpose nung pag temp acclimate. Siguro it will take 15 to 30 minutes, 30 minutes mas better para parehas na yung temperature niya. After noon, magdi-drip acclimate. Ano meaning ng drip acclimate? Yun naman is itatransfer niyo na sila sa container using muna yung tubig kung saan sila galing, yung mga nasa plastic na tubig. Tapos, dahan-dahan yung i-add yung tubig galing sa tank nyo. Ang reason naman behind it is para naman yung parameters, especially pH, maging pantay muna bago nyo sila i-transfer para less ang pH shock. So, ang kailangan lang, very simple, is small container. Ayan, saka yung, ayan, kumuha kami ng water galing sa tank para dahan-dahan namin ilalagay dyan. I-mix natin dun sa existing na water nila. We do it again 30 to 45 minutes. Pero yung pag-add ng water galing sa tank, siguro every 5 minutes add kayong konti-konti. Depende sa volume ng tubig na kasama nila dun sa plastic. So ganun ang gagawin natin. I will show you. Tapos na namin silang i-temp acclimate. After we resume the video, drip acclimate na tayo. Alright? So, okay. Ayan. Tin-transfer na natin sila sa maliit nating container. Ayan yung water na yan. Yan yung pinanggalingan nilang water na nasa plastic. Kung galing sa ibang hobbyist or sa pet shop, so doon sila nakalagay. Yan yung tubig sa tank nila. So, ito naman yung tubig na galing sa tanki natin dito. So yan yung itatransfer natin dahan-dahan papunta sa kanya. So rule of thumb, basta madoble mo lang siguro yung water na to para mabalance yung parameters, especially yung salinity and pH. Check natin yung salinity nito ng tubig nila galing sa pinagbila natin, no? 1.024. Yung water natin, 1.023. So, konti lang yung kailangan niyang i-neutralize. So, siguro ito okay na to, or kuha tayong konti yung transfer natin sa kanya. So, again, kanina minention natin, dahan-dahan ng pagsalin. So, ganyan, siguro, salin muna kayong yan. Tapos, after 3 to 5 minutes, salin ulit kayo ng ganon. Para dahan-dahan siyang gradual yung pagbago ng parameters niya. So, we'll do this in 30 minutes. After nun, lalagay na natin sila sa tank. So, pagbalik natin ng video, pakita na natin kung paano natin silang itatransfer doon sa tank nila. Okay, so after 30 minutes, yan na, na-complete na natin yung drip acclimate natin. So, ready na sila transfer doon sa bago nilang tank. Mga pala tip lang, yung tubig na, ayan, for example, yan na mix na natin ng tubig. As much as possible, huwag nyo nang isama doon sa bagong tank para mas maliit ang chance ng cross-contamination doon sa pinagbilan yung tank o kung saan man sila galing. Yun ang isa sa very useful na pwede nyong gawin. Kung meron kayong sa bahay na para guard o kung ano man, pwede nyong i-para guard dip sila
Pero kahit wala, okay lang din naman. Lalo na kung kilala nyo rin naman yung pinagkuhanan nyo ng mga isla nyo. So, ready na sila to transfer dito sa tank natin. Another tip pala, since may wave maker tayo dyan, nakita nyo, tinurn off ko muna. Para pag lipat natin sa kanila, may time pa silang mag readjust doon sa bago nilang tank. Basta the less stress na pwedeng bigay nyo sa kanila, better. Kasi syempre mag-a-adapt pa sila doon sa new environment nila, doon sa bagong tank. So bigyan nyo sila ng chance makapag relax, off nyo yung wave maker, off nyo yung ilaw, kung malakas ilaw nyo, no? Para mas ma-relax sila. So ta-transfer na natin sila doon sa tank. Pag-resume ng video, nandun na sila sa bago nilang tank. Alright. So ayan, nandyan na sila sa bago nilang tank. So kakalagay lang natin, try natin pakainin, tingnan natin kung kakain sila. Yun. So good sign yun pag kakalagay nyo lang, tapos starting to eat na. So ibig sabihin, hindi na sila masyadong stress. So good job. Stay tuned for other videos natin sa husbandry and other tips pa na pwede naming i-share sa inyo. Hi, thank you. Thank you.